13 po ang pinakahuling bilang ng NDRRMC nang nasawi sa mga pagbaha sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nasa 23 naman ang nawawala. Isa sa mga napuruhan ang Misamis Occidental na nasa state of calamity na. Balita natin ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Aniuyog. Malakas na agos ng tubig baha sa ilalim ng Talik Bridge ang bumungad sa mga residente ng Oroqueta City sa Misamis Occidental. Umapaw ang baha sa daan kaya't hindi makatawid ang mga sasakyan. Mga kahoy, basura at iba pa ang naanod sa baha. Pumasok na rin ang tubig baha sa mga kabahayan ng Barangay Talik, Oroqueta City. Nagulat ang mga residente sa bilis ng pag-akyat ng tubig. Mga pulis tumulong na rin sa pag-rescue. Sa Tudela, Misamis Occidental, stranded ang mga motorista sa National Highway dahil umabot sa highway ang tubig baha. Ratio kay Sir Oy, kay labi na nga layo pamigulian, then labi na karon dako ang tubig, stranded may diari. Then wala po may mapalitan nga pagka-under sa dole, kay lagi dako ang tubig. Ang magsasaka na si Arnold Bartulo na mumoblema dahil natangay ng baha ang kanyang mga alagang itik. Dadalhan sana niya ng feeds ang mga alagang itik sa kanilang farm ng mas stranded. Karoon na po ni nani. Karoon na po ni. Mano pinaskuhan na mo sa itikan? lunok. Muna yung pinaskuhan. Klasik lang. Pero di man po na magpabiya ang ginawa na to. Tabangan ka punta. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Misamis Occidental matapos ang mapinsalang baha. 7 na ang naiulat na namatay. 2 sa bayan ng Clarín, 2 sa Sinacaban, 2 sa Jimenez at 1 ay mula sa Tudela matapos matabunan ng landslide. Bukod sa mga residente, ilang pet owners din ang nanguna sa pag-rescue ng kanilang mga alaga para hindi malunod. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa masamang panahon, stranded ang ilang pasahero sa NAIA Terminal 3. Kanselado kasi ang ilang flights gaya po ng Pasargao at Dipolog. Kaya ang ilan sa mga pasahero pumila muli para mag-rebook ng flight. Habang ang iba, kinuha na ang kanilang mga bagahe. Ang mga apektadong pasahero po pwedeng mag-rebook o kaya i-refund ang kanilang mga ticket. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming bahagi pa rin po ng bansa ang uulanin ng dahil sa shear line. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng hanging amihan at ng easterlies. Sa nangyayaring salubungan, namumuo ang mga ulap na may daladalang ulan. Ayon sa PAGASA, apektado ngayon ang shear line, ang Visayas at northern portion ng Mindanao. Umiiral naman sa Luzon ang amihan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa halos buong Visayas, Mindanao at Bicol Region. Uulanin din ang ilang panig ng Mimaropa Region, Quezon, Cagayan at Apayao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Dahil po sa amihan, patuloy ang paglamig ng ating panahon. Kahapon, naitala ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila ngayong amihan season. 22.8 degrees Celsius yan ayon po sa PAGASA. Pinakamababa naman sa buong bansa ang 12 degrees Celsius na lamig sa Baguio City kahapon din. Ilang telco subscribers ang nagkaproblema ngayong unang araw ng pagpaparehistro ng SIM. May mga nahirapang pumasok sa website o portal kung saan sila dapat magparehistro. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Yoli Crisanto, Chief Sustainability and Corporate Communications Officer ng Globe Group, inaayos lang daw ang kanilang website para maidagdag ang selfie requirement o ang pag-upload ng selfie para makarehistro. Gumana na rin kalaunan ang kanilang website. Pagtitiyak nila, handa sila sa volume o dami ng mga magpaparehistro. Ganon din ang sabi ng Smart. Ayon kay PLDT and Smart Corporate Communications First Vice President and Group Head Cathy Yang, wala pa naman silang natatanggap na report tungkol sa mga aberya. Pero all systems gone raw sila. Abiso naman nila ngayong umaga, posibleng mahirapan ang mga subscriber nila na ma-access ang website para sa SIM registration dahil sa dami ng registrants. Ang isa pang telco sa bansa na Dito Telecommunity, wala pang pahayag kung may nagka-aberya sa kanilang
SIM registration. Ano nga ba mga dapat tandaan sa pagrehistro ng SIM online na simula na ngayong araw? Balitang hatid ni James Agustin. Kahapon pa raw nakatanggap ng text message mula sa kanyang telco si Abdul na simula na ngayong araw ng SIM registration. Mayroon siyang 180 days para iparehistro ang SIM card kung hindi madedeactivate ito. Sa akin, okay lang naman ma-register yung SIM card para maiwasan natin yung scam. Marami kasing scammer ngayon. Si Angelus naman naghihintay pa raw ng abiso mula sa kanyang telco. Bagaman hindi raw niya pinapansin ang mga spam text message, mas mainam pa rin daw na maiparehistro ang SIM card. Pabor po ako doon para maiwasan yung mga na nagte-text na sa messenger na yon, di ba, yung manloko. Hindi, alam ko, kung nakaregister to, hindi, madaling maritik mo. Maritik yung number na nagte-text sa akin. Ilan sa mga impormasyon na kinakailangan na ilagay na subscriber sa registration form ay ang kanyang pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian at address. Si Joseph pabor din naman sa batas na ito. Pero sana raw hindi magamit sa ibang bagay ang mga personal na impormasyon na ibibigay niya sa telco. Yung mga information na ibibigay sana, maging protection at hindi makalat sa iba. Pero paboro ko na ma-register yung SIM card kasi unang-una maiwasan yung mga scam message. The same time yung mga phishing message na parang mga scam. Bukod sa registration form, kinakailangan din ng government-issued ID na may larawan. Bagay na pinoproblema ni Joey dahil wala siya ni police clearance. Baka siguro ano, kukuha na lang ako sa munisipyo ng ano, barang police clearance sa ano, lahat ng kailangan kunin sa ano, munisipyo. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, tinatayang nasa 180 million SIM ang ginagamit na ngayon sa bansa. Simula ngayong araw lahat ng bagong SIM card deactivated at kailangan sumunod sa proseso ng bawat telco para mairehistro at ma-activate ang mga SIM card. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 20 ang nabiktima ng paputok mula po sa December 21 hanggang December 26, ayon yan sa Department of Health. Kasing dami daw ito ng naiulat na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. 11 sa mga biktima nitong nakaraang 6 na araw ay nasugatan sa mata. 6 naman ang nasugatan sa kamay, 2 sa braso at 1 sa likod. Ilan po sa mga paputok na ginamit ay boga, quitis, whistle bomb, 5-star, Judas belt, missile at pop-up. Paalala ng mga doktor, kung nasusugatan dahil po sa paputok, hugasang maigi ang sugat gamit ang sabon at ng tubig. Dalhin agad ang biktima sa ospital. Epektibo ngayong araw, December 27, ang panibagong adjustment sa presyo ng petrolyo. Ang good news, nag-rollback ng 20 centavos kada litro ng diesel ang oil companies. Ang bad news, tumaas naman ng 95 centavos sa kada litro ng gasolina. 50 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Samantala, gusto nyo ba ang cold weather feels pero ayaw lumayo sa Metro Manila? Tayo na sa Antipolo. Marami ang namasyal doon itong nagdaang Pasko. Balitang hatid ni Katrina Son. Dito sa Antipolo, naisipang mamasyal ng pamilya ni Denmark Justin de la Cruz. Sa Antipolo po kasi napakalamig po ng panahon, feel na feel po natin yung Christmas season. Ang magbabarkada naman ito, dito rin sa Antipolo ang punta, lalo pat malapit lang ito sa Metro Manila. Malamig kahit naka-jacket, malamig po. So parang nasa Baguio ako. Sobrang lamig po. Hindi mo maaasahan na ganito yung lamig. Tagos hanggang buto. Kung wala namang baong pananggalang sa lamig, huwag mag-alala dahil maraming nagbebenta ng mga jacket na mabibili sa murang halaga. Kabilang sa mga sinasadya sa Antipolo, ang Cloud 9. Isa rin nga sa pinupuntahan na dito sa Cloud 9 na itong hanging bridge na ito na papunta sa 360 view deck. Doon nga makikita ang 360 view ng Metro Manila at ng Sierra Madre. Kung nature tripping naman daw ang hanap, di makukumpleto ang punta mo sa Antipolo kung di ka bibisita dito sa Hinulugang Takpak. Dito, di ka raw gagastos at tsak, mag-enjoy ka. Kami po, libre. Kaya kami dinadayo dahil kami ay libre. Maganda na yung lugar.
makakapamasyal ka, tahimik, nature, libre. Yun ang pinaka-importante po. At para makompleto ang hinulugang taktak experience, pwede mo raw subukan itong wall climbing. At hindi ka naman daw kailangan matakot dahil kompleto sila dito sa mga safety gears. Bukod dito, may swimming pool, canopy walk, at spider web. Kung mahilig naman sa mga pailaw, ay maaaring puntahan ang plaza sa may simbahan na puno ng nagniningning na pailaw. At kung tapos na sa pamamasyal, maaari naman dito humigop ng sabaw ng masarap na bulalo para pampainit ng tiyan. Ayon sa PAGASA, ang malamig na panahon na nararanasan natin ay magtatagal pa hanggang sa susunod na taon. Susunod pang mga araw, especially after ng New Year, ay magiging mas malakas po yung pagbugso ng hangin kamihan. So aasahan pa po natin na sa possible sa hanggang next year na magiging malamig po yung panahon sa maraming areas sa Luzon. Nasa 18 to 19 degrees Celsius ang average temperature sa Antipolo City. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lulusubi na ng Bosnian Empire ang planetang Earth at ang tanging makakapagligtas ang mga scientists sa Camp Big Falcon at ang mga mandirigma na bumubuo ng Voltes 5, ang late 70s anime na ating minahal sa telebisyon, may comeback at may bagong bihis at ngayon isa ng ganap na live action series. Ang crossover from cartoons, hindi raw biro kung paano isinalin sa live action, lalo't may sangkapaitong computer-generated imagery o CGI. The most challenging part probably is the fusion of the CGI with the live. Because I know I can handle the live, I have control over the live. Mabusisi ang pag-alaga ng produksyon pagdating sa detalye. Sinisigurong bawat aspeto ay makakasabay sa makabagong panahon sa imahe at istorya ng hit anime series. Dahil dito, umani daw ang Voltes 5 Legacy ng Kapuso Network ng pagsang-ayon at papuri mula sa kumpanyang nangangalaga sa rights ng Voltes 5. Other people are saying, why don't you make their costumes different or darker or, you know, grittier or more? We cannot because it's based on the anime and it is one of the safeguards or the mandates of Toei is that we stick to that, the silhouette, the color scheme and everything. That's why it looks like that. Naging emosyonal ang cast nang mapanood nila ang mega trailer at first episode ng serye. Nangibabaw raw ang pagiging fan nila ng Voltes 5. Hindi ko ma-imagine na yan, magigising ako sa lalaman ko. Part nga pala ako ng cast ng Voltes 5, ganun. Yung pag everyday ko nang part nga ako ng Voltes 5. Na-excite ako and na-ano ko din, na-feel ko na kailangan ko i-own to. If you see this, you'll know why we waited. Because kami lalo. Imagine the anticipation namin from seeing the first release ng teaser to getting the call na, uy, kasali ka. To actually fitting your costume till shooting. Makikita mo yung details, alam mong binigyan talaga ng panahon. Napanood na natin ang pinakabagong teaser ng Voltes 5 Legacy nitong weekend at sa Kapuso Countdown to 2023, Gayo Daejeon. Mapapanood na natin ang mega trailer ng serye at siguradong mas lalong iigting ang ating pananabik sa maaksyong mga tagpo ng mga bida at pagbabalik telebisyon ni Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap ng trabaho dyan, narito ang ilang job openings na pwedeng applyan. Nangangailangan ng legal assistant at attorney ang Philippine Competition Commission sa NCR. Hiring naman ang National Commission on Indigenous People ng Development Management Officer, Information Technology Officer, at Supervising Administrative Officer. Para po sa detalye ng requirements at iba pang job openings, bisitahin ang csc.gov.ph/career. Potluck baka mo sa Christmas party? Aba, madalas present dyan ang pansit. Sa Iligan City, nag-uumapaw po ang handang pansit. O, ayan. Oh, si, yun sa na? Pansit. Pansit lagi?
Pansit. Pansit Japon? Pansit Japon. Ang bring your own food ng isang Christmas party sa Suarez National High School na uwi sa pansit party. Nang mag-food reveal kasi, not just one, not just two, but five. Nabandehado ang may lamang pansit. Pansit party yarn. Naku, nagdala naman yun ng aliw sa mga estudyante na feeling daw eh long life na rin sa dami ng pansit na nakain. Tumaas na ang presyo ng ilang bilog na prutas sa Binondo, Maynila habang papalapit ang salubong 2023. At may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Go ahead, Marisol. Ay, Rafi, yes. Sorry. Kasi abala rin ako ng mga nagtitinda dito. Gayun din yung mga namimili. Nandito tayo ngayon sa Binondo, Manila. Ito actually, Rafi, yung mga bentahan ng mga kahon-kahon o wholesale kung tawagin. Sana kikita ninyo, Rafi, sa ating likuran talagang tambak ang mga prutas. Walang gaano namimili. E paano ba naman? Kasi Rafi, umabot ng 30% ang itinaas ng karamihan ano, sa presyo ng mga bilog na prutas na yung pamandilang in-na-in sa pagsalubong sa bagong taon. 4 days before pagsalubong, eh, talagang ganito pa rin katumal ang bintahan. Actually, Rafi, hindi lang sa pwesto ito, ano, kundi halos sa lahat ng nadaanan natin kanina. Ang dami-daming prutas, pero walang masyadong namimili. Malayong-malayo ito, Rafi, kung ikukumpara natin sa ating mga previous coverage yung mga nakaraan na talaga namang pagkantong araw, halos wala nang madaanan dito sa dami ng mga namimili. Meron mga paisa-isang pumupunta rito, pero ito yung mga dumayo pagaling probinsya para mamili, Rafi, at ibenta naman doon sa probinsya. Talagang napakataas doon, talagang umaaray sila sa presyo ngayon dahil talagang ang taas gayon pa man, dahil sabi nga, parang hindi kumpleto, ika nga ang pagsalubong sa bagong taon. Kung mga walang bilog na prutas, eh talagang pikit mata, ika nga, nabibili sila at ibebenta naman sa kanikanilang mga probinsya. Tulad na lamang, halimbawa, nitong isa nating nakausap na galing pa ng Bicol. Meron din tayo nakausap dito, Rafi, na talagang tradisyon na talaga nila magregalo ng mga kahon-kahon na prutas. Pero kung dati, kaya doon nila magbigay ng 3 box sa isang tao, ngayon pa isa-isa na lang daw dahil mahal. Halimbawa lang, Rafi, ano ang presyo ng grapes ngayon? Dati, binabalita natin yan na nasa 1,900 to 2,000 lang ngayon. Abay, tumataginting na 2,800. Ang kada box nito na naglalaman lamang ng 9 na kilo. Ang apple halimbawa, 1,000 per box na meron lamang 32 pieces na laman. Kaya pag ikukumpute ito, Rafi, pumapatak ng 31 pesos kada isa. Na kung tutusin, Rafi, ano, mura dito sa mga ganito mga bagsakan o bintanang wholesale. Kasi nga, kahon-kahon, eh how can, you cannot imagine kung gaano kamahal ito lalo sa mga palengke na binibenta na po ng ating mga retailer. Kaya yung mga bumibili dito kanina, sa halip na maramihang box ang kanilang binibili, ay nabawasan na dahil sa sobrang mahal. Ang sabi ng mga nangmamahala dito sa mga food stand, Rafi, ganito na raw talaga ang presyo hanggang sa pagsalubong sa bagong taon dahil hindi na raw talaga nila ito ibababa. And one good thing, Rafi, pala, no, ang isa sa pinakamabenta at pinakapaborito natin, lalo na ng mga bata, yung Ketyat, from 1,600 ay naging 1,500 na lang. So, eto lang, Rafi, yung sa lahat ng mga prutas ang medyo bumabang presyo dahil meron daw silang sapat na supply. Ayon dito pa rin sa mga namamahal at sa mga nagtitinda, ang pagtaas ng presyo ay hindi dahil sa kakulangan ng supply at sa dami ng demand, pero kundi talagang mataas na talaga ang kinalangkuha. So, umaasa sila, Rafi, na habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon, ay dumagsa pa or pumunta pa dito ang mga namimili. But so far sa ngayon, Rafi, talagang nakikita nyo naman, matumal. Dati-rate, halos hindi na tayo dito talaga makagalaw dahil sa sagang dami ng namimili. Eh Marisol, bukod dun sa Ketkat na binanggit mo, 100 pesos ang ibinaba. At sinasabi mo rin na yung iba, sabi nila hindi nila ibababa yung kanilang presyo. Eh paano kung masira yung mga yan? Meron bang kumbaga deadline kung kailan sila magbabagsak presyo, Marisol? Alam mo, Rafi, isa nga yan sinabangan natin kasi syempre, tulad sa paputok, babagsak pa ito habang papalapit. Eh natanong natin, hindi rin. Eh, dito kasi, Rafi, kapag hindi naubos ang kanilang stock, eh di ba alam mo naman na ang lalaki rin ng mga freezer ng mga ito, balik rin lang sila sa kanilang stock. Pero hindi rin talaga nila kayang ibagsak o ibaba ang presyo. Kahit po January 1 na dahil nga mataas na talaga ang kanilang kuha. Eh sabi nga natin, di ba, nababalita natin, Rafi, na sa mga maliliit na food stand, nakikita natin na nabubulok na lang yung kanilang mga prutas dahil hindi rin talaga kaya ibaba sa presyo. Basta sa lahat ng mga tinanong natin dito, Rafi, hindi sila magbababa ng presyo kahit hanggang sa New Year na mismo. Balik stock na rin lang daw ulit. Anyway, all year round naman daw sila magbibenta. Pagamat, sabi nga nila,
expectedly, the supposedly na mas mataas po ang demand kapag ganitong New Year rally. So far, walang bentang palugi ngayon, ano? Pero meron na bang nagtitingi-tingi para lang makabenta o talagang in bulk pa rin? Kasi in bulk yung bentahan dyan, hindi ba, Marisol? Yes, tama ka, Rati. Wholesale kasi ang bentahan dito. So meron tayong mga nakausap na lumuwas pa galing ng probinsya para mamili dito ng kahon-kahon at i-retail naman nila ito doon sa kanilang probinsya. Ang sabi nga nila, kahit daw napakamahal, kahit pa paano naman daw ay may bibili at may bibili pa rin sa kanila. Yun nga lang, hindi rin daw sila pwede magpatong na ganun kalaki kasi hindi rin daw sila mabibilan sa probinsya. So far dito, Rati, ang mga namibili dito is pang maramihan mga kahon-kahon dito. Pero ito yung mga ilalako nila sa kanilang mga probinsya. Ito ba naman ay ibibenta lamang sa mga palengke. So later on, Rati, mag-iikupin tayo at kumustahin naman natin ang ating mga kababayan na nagbibenta naman ng mga tingitingi, Rati. Okay, maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Mula sa fun kwentuhan at kulitan sa kanilang cooking talk show na Sarap Liba. Sa drama naman e eksena ang kambal na sina Mavi at Cassie Legaspi kasama ang kanilang Mami Carmina sa abot kamay na pangarap. Ang ganda o, tapos ang gwapo, ang cute. Dadalawin ang... Hindi nga raw maiwasan ang kambal na kabahan sa kanilang guest roles sa GMA Hit Afternoon Prime Series. Kasi first time namin na mag-aarte sa harapan ng isa't isa, magpo-portray kami ng role. First time talaga. Not naman pressure, but nahiya ako to work with my mom. Cause okay. I don't know, nakaka-pressure because you're so good. Wow! 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 Siyempre excited because siyempre iba yung feeling na ka-exena mo yung mom mo. Ngayong nagkasama-sama na sila sa pag-arte, nagbibigay ba ng comments at pointers si Carmina sa mga anak? Yung pinaka-pointers ni mom, hindi niya sinasabi mismo sa set, pero pagkatapos na ng eksena. Hindi ako nagagalit, hindi ako nagaano, kasi alam kong baka ma-information overload na sila. Kambal din ang karakter ni na Mavi at Cassie sa abot kamay na pangarap. At may medical condition si Cassie kung saan pwedeng makatulong si Mavi sa pamamagitan ng pagiging organ donor sa kanyang kakambal. Eh kung sa tunay na buhay, gagawin din ba ni Mavi ang lahat para sa kanyang kapatid? Yung pinaka-grand, I'll take a bullet, so... Yes. Lahat yun. Iiyak na yan. Actually, lagi naman sinasabi ni Maverick yun. Lagi niyang sinasabi yun na he would really take a bullet for, not only for Cassie, but for the family. War Santiago, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga customer ng Maynila, magkakaroon po ng water service interruption sa ilang lugar simula po ngayong araw. Asahan yan hanggang bukas ng umaga sa Barangay San Bartolome sa Quezon City at Barangay 719 sa Maynila. Gayon din po sa ilang bahagi ng Pasay City. Asahan din po ang water interruption bukas, December 28 hanggang Webes, December 29, sa ilang barangay sa Caloocan at Quezon City. Ayon sa Maynila, dahil po ito sa water service maintenance sa mga nabanggit na lugar. Samantala, update po tayo sa bentahan ng pailaw at paputok sa Bukawi, Bulacan, ilang araw bago ang salubong 2023. At mula po sa Bukawi, Bulacan, may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Tony, hindi naman daw bago itong Bukawi, Bulacan doon sa mga bigla-bigla o yung inaasahan ng pagsipa ng presyo o ng benta ng mga putok, lalo na pag ganitong peak season ng benta na ito ngayon noong isang taong daw, 2021, ilang araw din bago yung pagpapalit ng taon ay bigla rin umaas yung presyo ng mga paputok. Ang pagkakaiba raw ngayong taon na ito, noon pa lamang unang linggo ng Disyembre, mataas na agad ang presyohan. At ito daw na yung sa pagpapalit ng natatig ng mga chemical ngayon ngayon ng mga chemical na ginagamit sa buwan ng paputok. Dito sa isang open area na dinarayo dito pa rin sa Bukawi, Bulacan ng mga mamimili sa pagkikot natin kanina 10 pesos hanggang 12 pesos na ang bentahan kada piraso ng kwitis. Noong bago magpandemya ay naglalaro lamang ito sa 5 pesos ang isa. Ang mga lucis sa dati rati ay 50 pesos ang 10 piraso. Ngayon ay nasa 80 hanggang 90 pesos. Ang small fountain, 100 pesos na ang isa.
At dito lang magsimula ng Disyembre ay nasa 80 to 90 pesos lamang ito, itong mga small fountain. Habang ang 16 shots na pyrotechnic na makukuha noong unang linggo ng Disyembre sa halagang 2,500, yun yung pinakamura. Ngayon ay 3,000 pesos na yung pinakamababa na bentahan. Aabot naman sa 30,000 pesos ang mas matataas na bilang ng shots. Ito yung mga 190 plus na mga shots. Pagdito natin ngayong umaga, mangilang-ilang pa lamang ang mga mamimili dito sa maya area na ito sa Bukawi, Bulacan, sa isang kilalang open area na ng bentahan na patito. Pero ay sa mga nakausap nating nagtitinda, simula nitong nakarang linggo bago pumatak ang Christmas Day, ay pagdating daw ng hapon, dumatag sana yung mga mamimili at inaasahan naman daw na pagsapit ng December 29 ay halos sigurado raw yung mga nagtitinda rito na tataas ang presyo ng mga patito. Samantala, Connie, para sa mga magagulo dito sa NLEX exit ng Bukawi, Bulacan, saan po ang mabagal na talo ng trakto pagdating pa lamang doon sa mga toll booth. Both sides po yan, northbound at southbound. Dahil na rin po sa mga truck na tumatalan sa bahagi ng Bukawi, Bulacan. Cedric? Yes, go ahead. Kumusahin lang natin. Pasensya ka na, medyo nagkakaroon tayo ng problema din kanina sa pag-transmit ng iyong signal. Pero yung mga tindahan ba dyan, handang-handa na sakaling magkasunog? Halimbawa, no? Meron na tayong history na nangyari yan doon sa lugar na yan. Yes, yung taong-taon na measures nila dito, yung mga preemptive na measures ka na pinapatupad dito sa lugar na dito. Sa likuran po, mga tatlo agad yan na mga malalaking drum na puno ng tubig. Bawat tindahan dyan meron dito. Nung isang araw na dumatay dito sa area, medyo nagpanik yung mga nagtitinda kasi parang meron daw sila nakitang upos. Yun yung isang bagay na talagang mahigpit, ipinagbabawal. Hindi lamang dito sa area, kundi a few meters away from the area. Mm-hmm. May certain radius yan. Meron ding mga nakaposting na dito na mga tauhan ng PNP, BFP, at siyempre yung monitoring pa rin Constantino. Mga mismo nanditinda dito, siyempre dahil sa kanilang industriya, kanilang mga paninda, yung nandito. Yung mga regular measures na taong-taong ipinapatupad or everyday ipinapatupad ay nandito po. Alright, maraming salamat, Cedric Castillo. Kahon-kahon ng mga umunang iligal na paputok ang nasabat sa Divisoria, Maynila. Itinago ang mga yan sa ilalim ng mga tindang fountain, luces at iba pang pailaw. Meron ding nabisto na nakasilid sa selyadong mga kahon. Aminado ang may-ari ng mga paninda na wala silang hawak na papel para magbenta ng paputok. Pero pang personal daw na gamit ang mga paputok at mga pailaw lang daw talaga ang kanilang ibinibenta. Panawagan ng mga pulis sa publiko, huwag tangkilikin ang mga paputok na pwedeng magdulot ng disgrasya. Sa Meralco customers po dyan, may power maintenance po sa ilang lugar simula alas 11 ng gabi mamaya hanggang alas 3 ng umaga bukas, December 28. Magkakaroon po ng relocation ng facilities at pag-aalis ng poste sa bahagi ng Barangay Liguanan sa Valenzuela City. Kaya apektado po ang ilang bahagi ng Liguanan sa Kanumay at Lawang. Sa Caloocan naman, sa pagitan ng 9:30 p.m. mamaya hanggang 3:30 a.m. bukas, December 28, ang gagawin power maintenance. Pagpapalit ng poste, line reconductoring at line reconstruction naman ang gagawin sa bahagi ng Barangay Bagumbong. Apektado po nito ang ilang bahagi ng Bagumbong Road, Deparo Road. Naka-white alert status na ang ilang ospital sa bansa bilang paghahanda po sa firecracker-related injuries sa pagsalubong sa bagong taon. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, handa na ang East Avenue Medical Center sa taunang problema na ng Department of Health sa mga oras na ito, mga panahong ito, ang mga firecracker-related injuries sa pagsalubong ng bagong taon. Nasa white alert status na ang lahat ng mga public hospital base sa kautusan ng Department of Health bilang paghahanda sa pagsalubong ng bagong taon. Dito sa East Avenue Medical Center, nakalatag na ang mga medical equipment, gamot at mga firecracker-related injury treatment area sa loob ng emergency ward. At kahit bihira na rin ang mga insidente ng Watusi poisoning, may mga tray pa rin ng itlog na nakahanda na pwede rin gamit sa mga batang makakalunok ng sangkap ng ibang paputok.
Bote-botelya ng disinfectant, gamot at mga medical equipment ang nakaabang sa bawat station kung saan gagamutin ang mga mapipinsala ng paputok. Ayon sa pamunuan ng ospital, umaasa silang mas mababa ang bilang ng mga firecracker-related injuries ngayong taon. Wala pa raw na itatalang firecracker-related injury ang ospital. Di tulad nung nakaraang taon na may mga naisugod na rito dahil naputukan sa parehong panahon. Wala pang naidatayong tally board ng firecracker-related injuries ang ospital at nananalangin silang kahit maitayo ito, sana hindi na ito malagyan ng mga pangalan at bilang ng mga masasaktan ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Koni, patuloy ang panawagan ng mga doktor sa ating mga kababayan, umiwas na po sa paggamit ng paputok at gamitin na lang ang pera pambilin ito sa ibang mas makabuluhang bagay gaya ng pagkain o mga gamit sa bahay. Koni. Maraming salamat, Chino Gaston. Kasunod ng ilang aberya sa SIM registration ngayong araw, tinanong namin ang mga netizen kung kumusta ang kanilang pagpaparehistro. Sabi ni Len Dumpa, hirap siyang makapasok sa website o portal ng SIM registration, kaya papalipasin niya muna ang bugso ng tao. Si Benedict Florage Domingo, hindi rin muna makikisabay sa pagpaparehistro ngayong araw. Hirap man, willing to wait naman daw si Bloom Domino sa go signal ng kanyang telco para makapag-register na. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan. Bisitahin ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. Kaugnay sa unang araw ng SIM registration sa bansa, makakausap natin si NTC Deputy Commissioner Jan Paulo Salvahan. Magandang umaga po, Deputy Commissioner Salvahan. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, Sir Rafi. Opo. Maraming salamat po. Opo, pahirapan po yung pag-rehistro ng SIM ng ilang telco subscribers ngayong araw. Karamihan dito ay dahil sa volume. Paano po itututugunan ng NTC at kailangan ba sabay-sabay ngayong araw na magparehistro? Yan po ay minomonitor po natin no, ng NTC. Simula po kaninang madaling araw, nakatutok po tayo sa mga systems na pinut up ng mga telcos. As early as 4 a.m., may mga nakapag-put up na po ng systems nila, ng mga PTEs. At siguro nga po, dahil sa bugso po ng mga gustong magparehistro, ay nagkakaroon po ng problema yung mga systems po nila. Nabanggit po naman ng mga PTEs natin sa press conference kahapon na humihingi po sila ng understanding ng ating publiko dahil mayroon nga po tinatawag na baka daw yung mga birthing pains o yung mga paunang issue o glitches sa system nila. Pero on the part of NTC naman po, ay nagpalabas po kami ng memorandum sa mga PTEs for them to address the issues and concerns they are facing sa systems po nila ngayong araw at para makapag-submit po sila ng report sa amin sa tungkol sa unang araw po ng mandatory SIM registration. Mm-hmm. 180 million mobile subscribers po yung kailangan mag-register ng kanilang SIM. Kakayanin kayo matapos yung lahat ng ito sa itinakda nyong deadline kung ngayon pa lang may mga ganitong aberya na sa registration? Wala naman pong nakikita no, ang NTC at yung pong technical working group na baka po hindi ma-meet ng lahat ng ating active subscribers yung deadline na 180 days from the effectivity of the act. Ito po namang SIM registration natin ay continuous po ito, kumbaga 24/7 po ito kung gagawin po ninyo online. May mga assisted registrations din naman po sa mga in-stores kung mga kailangan po na magpa-assist no doon sa nung mga kababayan natin na mga gustong magparehistro. Yan po ay sa stores po ng mga respective PTEs po natin. Mm. At bukod naman po doon kung ang period po ang pinag-uusapan, yun naman pong 180 days natin ay pwede naman po, tinakda din ng batas na pwedeng magkaroon po tayo ng extension na additional 120 days based sa discretion po ng DICT. Mm. Inisip din po ba na magkaroon ng kumbaga parang yung ending numbers mo, doon ka magpaparehistro on a certain month? Mayroon ho bang ganun o talagang pwedeng sabay-sabay na lang kung sino mauna doon sa system at sino makapasok, siya makakapag-register? Wala pong ganung pacing na napag-usapan. Kasi po ang iniisip naman ho dyan is kung kailan gusto magparehistro ng ating mga subscribers, as long as available na po yung systems ng mga PTEs, pwede na po silang magparehistro. Mm-hmm. And again, may on-site naman ho ba? May on-site naman ho, di ba, na pwedeng tulungan ng mga telcos yung ating mga subscribers, lalo na walang access sa internet? Opo, meron pong tinalaga po ang ating mga PTEs sa mga branches po nila. Pwede pong magpunta doon yung ating mga kababayan para magpatulong po
na magparehistro. Pero paalala lang po, ang magre-rehistro pa rin po dapat ay ang subscriber mismo. Mag-i-assist lang po sila ng mga employees at personnel ng ating mga PTEs na nandoon sa mga in-store registrations. Opo. Pakilinaw nga. Alala din po, libre po ito. Ang wala pong bayad ang mga ang pagrehistro. Yan, baka may manamantala, hindi ho ba? Pakilinaw din po, meron daw last minute na change or requirements na nabanggit yung isang telco, kaya nagkaroon sila ng last minute na preparation. Ito yung pag-upload ng selfie na nire-require sila. Ano yung paliwanag niyo po rito? Ito po, no, kung matatandaan po natin, yung technical working group came up with the initial draft of the IRR, which was submitted to the public hearing or for public consultation at discussion po natin. Isa din po sa mga napag-usapan po after po nung final draft of initial draft of the IRR is how to verify po, no, yung identity ng ating mga subscribers. Paano masisigurado na yung mga nagsasubmit ay tama po yung mga kanilang sinasubmit na impormasyon at sila mismo yung tao po na nagre-register. Kaya po itong kung nilagay po natin dito sa ating IRR that sa section 6E po, no, nilagay po natin sa final version that the PTEs shall be enjoined to include processes to verify the submitted information. So ang ginawa po niyan, common po sa PTEs, nagre-require po sila na mag-send po ng selfie together with the yung government issued ID po na ipipresenta ninyo para po magkaroon tayo ng opportunity to verify kung tama po at kayo nga po yung nagre-register. So telco na po yung nag-decide na selfie yung kanilang gagamiting na verification? Opo. Yan po, based sa discussion din natin sa telcos, yan po ay paunang system po nila. Okay. As we relate po, this is an evolving system. It's a continuously improving system para po ma-address yung ganyan mga klaseng issues. At eventually po, ang NTC ay pwede mag-issue ng mga additional guidelines para po mas ma-enhance yung system of registration po natin. At sa mga bibili po ng mga bagong SIM, saan po pwedeng bumili na lang ngayon at meron ng ganitong registration? Kahit ba yung mga lilit na tindahan ay meron ng sapat na kakayahan sila na mag-require at makakita nitong mga requirements para makapag-register ng SIM? Yung pong mga SIMs po, no, na for sale to the public, deactivated na po yan. Hindi po yan magagamit ng ating mga subscribers until mag-register po sila. Okay. So pag ilagay po nila yung SIM sa kanilang mga cellphones, mapapram po sila, no, based sa sariling process ng PTEs, pwede po sila makatanggap ng message at doon po mapram sila kung saan po kailangan mag-register. Makakatanggap din po sila ng mga most probably yung mga one-time PIN na dapat po ay protektahan po nila. Sila lang po dapat ang nakakaalam po noon para po doon makapag-rehistro po sila. Sige po. I'm sure in the coming days, kakausapin po namin kayo para makapag-update dito sa SIMCA registration. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Maraming salamat din po, Sir Rafi. Si NTC Deputy Commissioner Gian Paolo Salvahan. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. We'll be right back.